Si Kay Soto ay nagpapanatili ng positibong pananaw sa NBA Summer League, sa kabila ng kanyang ikalawang sunod na DNP, did not play, noong Martes ng umaga, Manila time. Na-bench si Soto sa pagkatalo ng Orlando Magic sa Indiana Pacers sa Thomas & Mack Center sa Las Vegas, dalawang araw pagkatapos niyang magkaroon ng katulad na DNP sa pagkatalo sa Detroit Pistons. Ngunit ang 7'2 center ay tinatanggap ang lahat sa mahabang hakbang. Maganda ito hanggang ngayon, anya sa isang pakikipanayam na naipost ng NBA sa Facebook noong Martes ng hapon. Nasisiyahan ako sa proseso. Nagsimula kami sa pagsasanay sa Orlando at ngayon sa Vegas. Naging masaya, napapaligiran ng mga talagang mabubuting lalaki, coach. Ito ay isang masayang karanasan hanggang ngayon. Ang pagkuha ng mga minuto ay napatunayan na isang hamon para sa Soto. Ang Magic ay mayroong 21 mga manlalaro sa kanilang Summer League roster at, sa ngayon sa dalawang laro, si Coach Dylan Murphy ay gumamit ng humigit-kumulang 11 mga manlalaro, karamihan ay nakatuon sa kanilang mga rookies at second year na mga manlalaro. Gayunman, si Soto ay masigasig lamang sa pambabad sa karanasan, na nagpapaliwanag, sinusubukan ko lang ipakita sa mga coach na ako ay isang mahusay na teammate, ako ay isang mahusay na player. Maghahanda ako tuwing tinawag nila ang aking pangalan. Magiging positibong tao ako sa sulok, sa bench. Para akong isang espongha, sinusubukan lang na matuto mula sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa amin. First time ko sa Summer League, kaya medyo bago ang lahat. I find everything to be quite cool, just to see a lot of people watching and then just a lot of talent in one gym is pretty cool. Ang benching ni Soto ay umani ng online na galit mula sa mga tagahanga ng basketball sa Pilipinas, at ilang mga Pinoy na nanood ng laro ng live ay maririnig sa broadcast sa telebisyon na binibigkas ang kanyang pangalan. Batid ni Soto ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga batang balikat habang nagsusumikap siyang maging kauna-unahang Filipino na naglaro sa NBA, kahit na kinikilala niya ang suporta ng mga kababayan. Feeling ko kahit saan ako magpunta, ay kinakatawan ko ang Pilipinas, kaya dapat maging aware ako sa mga kilos ko. Dito sa Summer League, kailangan kong ilagay sa trabaho at manatiling handa kapag tinawag ng coach ang pangalan ko. Masaya akong nakakakita ng maraming mga Pilipino dito darating at panoorin ang aming laro at suporta. Isang pagpapalalang araw-araw na kumatawan sa aking bansa at magkaroon ng maraming tao na naniniwala sa akin. May dalawa pang pagkakataon si Soto na makakuha ng runtime kapag ang Magic walang panalo at dalawang talo ay makakalaban sa New York Knicks sa Huwebes at sa Portland Trail Blazers sa Biyernes, Manila time.